Kumusta mga brad? Dito sa Pilipinas may tinatawag tayong The Big Four. Apat na brand na pinakapinagkakatiwalaan ng mga tao dito sa atin. Kumbaga proven and tested na talaga. Sa bansang Taiwan naman, mayroon namang dalawang brand na talagang proven and tested din nila. Yan nga po ay ang brand na SYM at ang Kimco. Pero ang pag-uusapan lamang natin ay ang brand na Kimco. Alam nyo ba yung latest ngayon? Buntis na yung anak ni Aling Cecil, hindi daw pinanagutan. What? Ayaw nga pala, motor yung pinag-uusapan natin. So bago nga po tayo mapunta sa latest na yan, alam naman natin na kilala talaga ang Kimco pagdating sa kanilang mga malulupit na scooter. Kumbaga, pang world class talaga ang quality. Sa mga hindi po nakakala, marami pong mga sikat na brand ang katayap ni Kimco. Andyan na nga po yung brand na BMW, brand na Kawasaki, at marami pang iba. O diba, ganon kalupit ang brand na Kimco. Samantalang pagdating dito sa atin, sasabihin lang ng ibang tao, ay, hindi naman kasali sa The Big Four yan eh, made in China yan. O diba, ganon nga po mag-isip yung iba. Alam nyo kayo, don't judge the book by its cover. Hindi porket hindi na siya kasali sa The Big Four, eh hindi na siya matibay. Bruh. Tandaan nyo, hindi lahat ng ibon lumilipad. Yung iba tumitigas. Hello? Huwag po daddy. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpadito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, sa video ito ay pag-usapan nga po natin ang isang motor na hindi mo aakalain na nanggaling siya sa Kimco. Yes po, at ito nga po ay ang Kimco Keyrider 400. Sa unang tingin mapapasabi ka talaga ng, ay, Kimco ba yan? Parang Kawasaki yan ah. Kung ganun nga pong iniisip mo, maaaring tama ka. At maaari ding may tama ka. Kaya tama na, ipaubaya mo na sa akin to. Expert ako eh. Katuloy nga na sinabi ko kanina, ang Kimco at Kawasaki ay magka-tie up. Alam nyo yung tie up? Kapag nadapa yung tatay mo, yun ang sasabihin mo. Tie up. Gunggol! De, joke lang. So ang motor nga po na ito ay nabuo sa collaboration ni Kimco at ni Kawasaki. Pero 80% po sa motor na ito ay nanggaling talaga sa Kawasaki. Ang makina ng Z400 at ang makina nito ay iisa. Yung kanyang frame nanggaling din po sa Kawasaki. Sa madaling salita, kaya po ganyan yung itsura niya kasi nga nanggaling siya sa Kawasaki. At hindi pa dyan nagtatapos. Sa mga hindi po nakakalam, 2016 pa lang nabuo na nila ang motor na ito. Kahit hindi kayo nagtanong. At pagdating nga po ng 2017, naging available ito sa bansang China. Pero, limitado lang. Pagkatapos noon, hindi na siya nagpatuloy. At ngayon nga pong 2022, nagpatuloy na siya. At dahil dyan, pag-usapan na nga po natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba siya kaganda. So ito nga po ang Kimco Keyrider 400 na mayroong 399.1 cubic centimeter engine displacement. 4-stroke dual cylinder, dual overhead cam with 8 valves. Naka-fuel injected at syempre naka-liquid cooled. Ang kanyang operation ratio 11.0:1. At pagdating naman po sa kanyang power, ito ay mayroong 40 horsepower at 9,000 RPM. 37 Nm of torque at 7,000 RPM. Kung lakas lang pag-usapan, talagang malakas. Kawasaki engine yan eh. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 15 liters fuel tank capacity. Ang kanyang seat height ay may taas na 810mm at 165mm naman ang kanyang ground clearance. Ang sukat na kanyang gulong 120x70x17 sa harap, 160x60x17 naman sa likuran. At pares na po ito naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, naka-dual disc brake sa harap at naka-disc brake din po sa likuran. At pares din po itong naka-ABS. Siyempre expected na rin talaga yon. Pagdating naman po sa iba pa niyang mga features, ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po lahat. Magmula headlight, taillight, at pati na rin yung mga signal lights. At ang pinakaagaw pansin nga po talaga sa motor na ito ay yung kanyang headlight, na parang nga pong laging galit. At yan nga po isa sa mga dahilan kung bakit napakaangas niyang tignan. Siyempre maangas din naman yung DRL niya sa likuran. Ang kanyang edge panel, siyempre napakaangas din. Sapagkat ito nga po ay naka-colored LCD panel na mas lalo nga pong bumagay sa kanya. Pagdating naman po sa kanyang suspension, yung sa harapan, naka-inverted fork na. Pogi na, matibay pa. Pagdating naman po sa likuran, ito po ay naka-adjustable monoshock. At alam naman natin na kapag naka-monoshock, maganda ang bounce. O diba? Sabi sa inyo eh. At meron na din po itong USB charging port. Sa paglabas nga po ng Kimco Keyrider 400, ito daw po ang magiging matinding karibal ni KTM Doc 390. Kaso lang sa ngayon, wala pa po siyang presyo. Pero panigurado nito, maganda rin ang magiging presyo nito. Siyempre, Kawasaki. At kung tatanungin nyo naman ako kung may pag-asa bang ilabas ito sa Pilipinas, isa lang ang masabi ko. Secret. Pero ito,
Hindi na ito secret, sapagkat alamin na nga po natin kung present pa sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito, yung kanyang lagayan ng istalyon. At sad to say, wala po siyang ganun. Wala po siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng undox. At oras na nga po para sa ating red horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng... Wala po siyang kargahan ng red horse. So therefore, hindi po siya recommended. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gusto kong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. At syempre katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam niyo na kung sino yun. So shoutout nga pala kay Jeff Salas. Shoutout kay Bro James Navarro. Shoutout kay Rachel Vocal de Maulo. Shoutout kay Kuya Janjan. Shoutout kay Jerwin Villanueva. Shoutout kay Daniel Gonzalez. Shoutout kay Joshua. Shoutout kay Rostom Ferrer. Shoutout kay Zaid Zaid. Shoutout kay JR Juban Poras. Shoutout kay Mark Antonio Cabanban. Shoutout kay Jerwin Tinambakan. Shoutout kay Alan J. Sariudato. Shoutout kay Johan J. Mendoza Clarion. Shoutout kay Timothy Wangag. Shoutout kay Ronnie Guzman. Shoutout kay JP De Leon. Shoutout kay Mark Montisoso. Shoutout kay Ameron Odoy. Shoutout kay Moby Portion. Shoutout kay Mr. Rai. Shoutout kay Janly Kalansingin. Shoutout kay Alan Marvin Karingal. Shoutout kay Genesis Supan. Shoutout kay Leonardo Manong. Shoutout kay Rob Jim. Shoutout kay Joel Dadefa at pati na rin sa anak niyang si Talia. Shoutout kay Namuka, happy birthday. Shoutout kay Mark Jefferson Aguilera. Shoutout kay Renier Galache. Shoutout kay Lagalag Pilipinas. Shoutout kay Saligumba Zairin Kate. Shoutout kay Junjun Medina. Shoutout kay Alfredo Jr. Tumang. Shoutout kay Jose Palermo. Shoutout kay Lito Rose and Jeremy Mix Vlog. Shoutout kay Mang Max Vlog. Shoutout kay Gilbert Pantuha. Shoutout kay Matt Persens Yara. Shoutout kay Arlan Pangilinan. So hanggang dito na lang muna mga brad, at muli ride safe, stay at home at stay safe, at syempre, stay alive, okay, bye.